Feeling kong perfect-perfect ko. Yung story ng Valentine Royale, actually. Legit. Legitness. Hi, I'm Andrea Brillantes and watch me transform from this to this. Ready? Let's get run! Ganda ko natin ng yung... So yung mga performance scenes ko, mga scenes ko as Valentine Royale, medyo challenging siya, pero dun din ako pinaka-excited kasi first time ko yun gagawin para sa series. Pero nakakapagod din siya, yung mga lip sync. Tapos bida-bida kasi ako eh, so nagsisplit-split ako, nasugatan pa yung tuhod ko, dumugo pa siya sa stockings ko, ganyan. Nakakakaba din siya kasi first time ko mag-perform na drag queen, at kasama ko talaga mga professional, mga nanalo na ng mga contest ko saan-saan, alam yun. So, feeling ko super baby ako. Yung first time ko mag-artista noon, parang ganun yung naramdaman ko noon. Gusto ko lang sabihin, alamig-lamig dun sa bar na pinag-shootingan namin. Eh ano yun, meron dun isa na naka-stockings lang ako, ganun. Pero masaya siya. Kung bibigyan ako chance na gawin ulit yung gagawin ko din siya pa ulit-ulit. Feeling ko nga mas magaling na ako ngayon. Charot. Yung story ng Valentine Royale, actually, pangalan ko dapat yan para sa magiging anak ko. Mahilig kasi ako maglaro ng games before. Nung sinabi ko yun sa mga kapatid ko, pinagtawanan nila ako. So sabi ko, grabe kayo! I have my reasons! Una, favorite ko talaga ang Valentine's Day. Gusto ko kasi may pagka-royalty yung pangalan ng anak ko. I felt so stupid. So sabi ko, okay, fine. Pang-gaming name ko na lang siya. Tapos nung nag-iisip na kami ng name ko noon, biglang naisip ko lang, since aesthetic ko noon is very red, kasi love ko color red. Tapos sinabi ko yun sa glam team ko. Tapos gusto nila yung Valentine Royale. Tapos parang pwede ko maging family tree si Latrice Royale. So parang matagal na pala siyang buhay. Pero hindi niya lang alam na para dito siya. Ang pinagkaiba lang naman kay Betty tsaka kay Valentine is mas confident lang talaga si Valentine Royale. Pero parehas sila kasi na mabait. Bait ako dun eh. So si Betty kasi mabait siya, mabuti siyang anak. As in, masipag siya, matalino siya, mapagmahal siya. Pero ayaw niyang nagsisinungaling sa kanya. Ano yun? Ayaw niya sa mga duwag. So ayaw niya sa mga homophobic. I mean, sino ba may gusto sa mga homophobic, diba? Si Valentine Royale naman, palaban lang siya. Confident. Pero ginawa niya kasi si Valentine Royale out of love. Para sa family niya. Para manalo at saka mabawi yung family business. So, hindi siya talaga malayo kasi part talaga siya ng kanyang puso. Feeling kong perfect-perfect ko. Wala akong bad angles. Lalo pa naka-drag makeup ako. As in, feeling ko talaga I'm so perfect. First time ever na na-makeupan ako ng drag makeup. Hindi ko siya tinanggal. Natulog pa ako with it kahit ang bigat niya. I'm so perfect. Kahit anong kabaklaan gawin ko, okay lang. Feeling ko ganyan. Mas matapang ako. Maganda ako. Feel so perfect and love. Love na love ko self ko pag nakadrag. Para I can do anything. Invincible ako ganyan. Binibigyan kanya ng power ng confidence. Kasi power talaga ang confidence eh. Kasi nadadala kanya kung saan-saan. Nadadala ka ng confidence mo. Pero bago yon, nagka-panic attack muna kaya ako bago ko makalabas si Mommy Precious kasi yung first lip sync battle ko ever in my life. Una, kalaban ko siya. Pangalawa, ang daming taong nanonood. Pangatlo, mas madami pa makakanood kasi kinukuha na ako ng camera at ipapalabas to. Tapos yun yung first ever lip sync battle ko ever in my life. Binipigilan ko lang di umiyak, pero like titinan ko pala si Precious. Tapos kalma-kalma lang siya, tapos tinatarayan niya pa ako.
simula nung ano ako, 3 years old, mahilig na ako mag-makeup talaga. Kasi yung ate ko, lagi siya nagme-makeup, nangangalekta siya ng makeup. Lagi ko nakikita na sa nakakalat lang yung makeup, so kukunin ko. Tapos mag-makeup ako mag-isa. Tapos, may makeupan din ako minsan ng ate ko. Kung ako medyas, lalagay ko dito. So, mag-makeup ako, tapos ang gagawin ko. Lipstick lang kasi yung pinayagan sa akin noon. Gagawin ko na siyang eyeshadow, lipstick at blush on. Yun lang, ever since talaga, isa sa unang memory ko sa life ko is makeup. Kaya din naman yun yung ginawa kong business. Knowledge ko lang talaga sa drag is yung mga Drag Race, kay RuPaul. Yun lang talaga yung pinaka-napanood ko tsaka sa mga TikTok. Noong birthday ni Sir Deo, bago sa akin i-pitch tong show, nag-perform na yung Divine Divas sa birthday ni Sir Deo. Kasi nagpa-picture ako sa kanilang lahat. Yun yung first experience ko sa mga drag queen. I think drag is for everyone and it should be for everyone. Art din talaga ang drag eh. At saka, alam ko meron ng ibang mga drag race sa ibang bansa na meron ng babae na lumalaban din. Feeling ko madami lang nahihiya pa. Hindi pa kasi talaga parang sikat na may babae na nagda-drag or kung ano man ang gender nila, automatically sa mga hindi pa talaga aware sa ganito or di pa super educated, ang iniisip lang nila para lang sa mga gays ang drag. It should be for everyone. At saka diba, ang pinaglalaban ng LGBTQIA is inclusivity. Kung tingin mong kaya mo, go. Tsaka wala namang masama. Beyonce. Siya naglabas ng everything ko eh. Kasi, nung Annalisa, so, para lang mabigyan ng background, ever since kasi yung best friend ng mommy ko, gay, lesbian, so very open na ako sa community na yun ever since. Tapos, 10 years old sa Annalisa, pag dito ka kasi sa showbiz, halos lahat kasi bading. As in, so lahat, friends ko, natuto ko mag-ilinggo ng 10 ako. Tapos ang aking inspirasyon lagi, kasi lagi ako pagod mag-tape, lagi ako pagod sa taping dati. Ang gagawin ni Mama, bibili siya ng mga CD ng mga concert ni Beyonce. Favorite ko iyakan nun yung I Was Here ni Beyonce. I was here. Imagine 10 years old ako, tapos iniiyakan ko yun, di ba? Ang arte-arte ko. Nanay ko si Beyonce. She's my real mom. Ako talaga naging drag queen, mas tumaas talaga yung respeto ko sa kanila kasi ako nagagawa ko lang to ng ilang hours sa isang araw. Pero sila, ito talaga yung buong life nila. And ilang oras silang nakaganito. Pero iba talaga kapag na-experience mo siya first hand, mahirap talaga siya. Ang saya magpasaya ng iba. Nung nag-lipsync ako, tapos ang dami nag-cheer, ang dami tumatawa, ang dami naaaliw. Ang saya sa pakiramdam. Gusto ko nga siya ulitin-ulit eh, talaga. Actually, thankful ako na kinuha din nila ako bilang Gen Z. Para din sa mga Gen Z na manonood dito na nahihirapan pa mag-come out. Sana sa series na to, matulungan talaga namin yung community na ito na mas matanggap ng lahat ng tao. As in sila talaga, ang glam team ko, pati mga RM ko. Lalo na kasi sa glam team ko, sabihin ko lang ha, iba-iba silang klaseng kabaklaan. Meron ako yung, ayan, talakera. Meron ako yung santa. Ang maganda siyang combo kasi meron magsasabi sa akin na, dear, ganito yung gawin mo ha. Tapos yung, hindi, wag, ito yung gawin mo. Tapos doon ko, sa mas, kapag madaming opinion, doon ko mas nahahanap yung sarili ko na ito yung gusto kong gawin, ito yung gusto kong sundan. Alam mo yun, kahit magbabaklaan kami, pinagsasabihan pa rin naman nila ako sa mga anong mas nakakabuti in life.
ang nagpapabading sa akin. Alam nyo kung ano, yung nagbubuo ng lahat, bakla din ako magregalo. Legit! Legitness! Ref cabinet! Kabuhayan showcase ako, guys! I swear! Bakla ako magmahal, bakla ako magregalo. Yan ang nagpapakabading sa akin. I just had to say it! Ang message ko po sa LGBTQIA+ communities, una gusto ko magpasalamat kasi napakalaking contribution ng community na to sa aking life. Thank you din sa continuous fight nila for equality. Sana huwag kayong tumigil, hindi tayo titigil talaga. Sana hindi magbago yung community na to, na ang community na to is, it's a safe space for everyone to feel free to express themselves and to love. Thank you din sa love na natatanggap ko sa community na to for accepting me. At sa mga nagtatanggol din sa akin ng mga gays out there, thank you so much. Maraming salamat sa inyo and I love you all so much. Guys, I'm all glammed up. Sana po nag-enjoy kayo dahil nag-enjoy din ako sa mga chikahan natin. Patuloy niyo pong suportahan ang Drag You and Me sa I Want TFC. So download the I Want TFC app now. Thank you po!